Arestado ang isang suspect sa pang-holdup sa Maynila. Aminado siyang target nila ng kasabwat niya ang mga Indian national na naniningil ng pautang. Balita natin ni Jomar Presto, exclusive. Aakalain mong mga customer sa isang karinderya sa Binondo, Maynila ang dalawang lalaking ito. Pero na-hold up na pala nila ang isang Indian national na naniningil ng kanyang pautang sa bahagi ng Soler. Sa kuha namang ito, nahagip din ang mga suspect na tinangka namang mga hablot mula sa isang jeep sa bahagi ng Masangkay. Naudlot ang kanilang plano dahil may pulis na nagbabantay sa lugar. Agad namang namukhaan ang mga suspect matapos nilang tanggalin ang kanilang helmet para mananghalian. Kalaunan, nahuli ng pulisya ang angkas na nagpaputok pa raw ng baril sa bahagi ng Soler. Katatapos lang daw nila noon mang-hold up na magkaroon ng komosyon kaya nagpaputok ang suspect bago sila tumakbo ng kanyang kasabwat. Nag-review ka agad sila ng mga CCTVs natin at doon nakita nila nag-fit yung description. Mismo nga yung jacket na suot-suot siya nung nahuli siya, yun pa yung suot niya habang sila ay nang-hold up. Nakuha sa suspect ang isang hindi lisensyadong baril at isang motorsiklo na nakaw din pala ayon sa pulisya. Yung motorsiklo na dala niya ay kinarnap din niya pagkatapos siyang hold upin ang isang babaeng nagpapautang din sometime April sa may Barangay Olympia sa Makati. Napasugod naman sa tanggapan ng pulisya ang may-ari ng motor na tinangay ng mga suspect noon. May lumapit po dalawa lalaki. Dalawa. Yung isa po nasa likod ko, yung isa sinabi sa atin, labas mong pera, may baril ako, huwag kagalaw. Tapos pag binigay ko sa pera, kinuha niya pati sinisi ng motor. Bukod sa Metro Manila, sangkot din daw ang mga suspect sa mga holdapan sa iba pang karating lalawigan. Ang karaniwan daw nilang target, mga Indian national na nagpapautang. Nag-iikot po kami. Pag may nakita kaming Bombay, titingnan namin kung maniningil na po siya. Pag naniningil na po siya, doon po, lalapitan na po nung kasama ko. Tapos sabi ako na, huwag papalag, papatayin kita. Nagsisisi naman daw siya sa kanyang nagawa. Napasama lang po ako sa yung taong nakasama ko sa loob. Siyempre po, kwento niyo sa akin, medyo maganda raw po yung ano doon, kaya napasabak po. Ayon sa MPD, nakatakdang maharap sa patong-patong na reklamo ang suspect kabilang na ang alarm and scandal, paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition, robbery holdup at carnapping. Tinutugis pa ang kanyang kasabwat na tukoy na raw ang pagkakakilanlan. Hinihikayat ng pulisya ang iba pang nabiktima ng suspect na magtungo sa kanilang tanggapan para maghain ng karagdagang reklamo. Jomar Apresto, nagbabalita para sa GMA Integrated News.